Well, I guess now everything is under control, okay? Somebody was trying to distract me again, just like the last time. Somebody was really trying to call me. Lots of times I've been rejecting the call. And of course, she kept on bugging me. So I really have to do something. So right now what I've done is I really had to mute the sound. So if ever she's going to call again or he is going to call again, well, at least I'll be able to be distracted by the sound of the calls. All right, so I guess because the first time when I was doing my live, so I have started with something, so I guess I really have to go all over again, okay? Just like what I've been saying, guys, na kung ano-ano yung mga pinagsasabi ni Eli Soriano na hindi raw mismong si Jesus Christ ang Diyos Ama, while in fact, I can assure you na parang yung mga Katoliko, they've been actually using the same thought or same belief that I do have. So, kailangan talaga i-classify natin talaga kung sino yung nagsasabi talaga ng totoo, kung sino talaga yung nagsasabi ng makabuluhan na talagang naaayon sa Biblia, or it's just somebody who's just trying to read something na kung ano yung word per word na sinasabi na mismo dito sa Biblia, and then yun na yun, okay? But right now, I have to prove to you guys na mali kung ano yung aral mismo ni Eli Soriano or Eliseo Soriano. And I've got a lot of verses right here in order to be able to punch him kung ano yung ano, not literally punch, but it means I'm going to really, really wake him up in terms of his being a blind for 56 years, okay? And just like what the Bible says, that I will use the foolish things in order to shame the wise, and I will use the weakest things in order to shame the strong. Okay, so kung nagkataon na ako mismo yung pinili ng Diyos at sa akin nagpakita mismo yung truth sa langit, and of course sa akin mismo nagpakita kung ano yung mga dapat makita ng lahat, and then right now I'm really going to open your eyes because this is the real truth, alright? So ngayon, when I was saying about the parables, okay, it says here, Hosea 12:10, I spoke to the prophets, gave them many visions, and told parables through them. So meaning to say, kung ano yung nakikita ninyo na nababasa ni Eliseo, na siya ay nagbe-base lang doon sa word per word per word, well, according to God right here, sabi niya, I spoke to the prophets, gave them many visions, and told parables through them. Okay? And Matthew 13:35, so was fulfilled that was spoken through the prophets, I will open my mouth in parables, I will utter things hidden since the creation of the world. So lahat ng mga sinasabi niya na nasa Biblia, na through those prophets, kung sino-sino yung mga nagsulat, kung sino-sino yung mga naglagay ng mga, kung ano-ano mga binili niya, meaning to say, they were all written in parables, alright? And 2 Corinthians, he has made, ito, 2 Corinthians 3:6, he has made us competent as ministers, as a new covenant, not of the letter, but the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives lives, okay? And since through letters lang ang in-evangelize nitong si Eli Soriano, so meaning, walang kabuluhan ang mayon because through the letter kills. So, ibig sabihin talagang pinapatay lang niya kung ano yung katotohanan. But the Spirit gives life. So, walang Espiritu Santo na mismong nagdi-dictate sa kanya, kundi nagbabase lang siya through word per word sa Biblia. Diba ganon? Kaya nga sinasabi niya na, oh, magbasa tayo ng Biblia everyday. Kahit everyday ka magbasa, kung hindi naman talaga nasama ng Spirit, wala rin kabuluhan, okay? Because here, I am the way, the truth, and the life, sabi ng John 14:6. Then you will know the truth, and the truth will set you free. All right, Proverbs 1:5-7. Let the wise listen and add to their learning,
and let the discerning get guidance. So kailangan mabigyan talaga siya ng guidance, kasi talagang siya yung nagdi-discern sa mga people. Talagang nililigaw niya yung mga tao dahil lang sa mga paniniwala na kung ano na yung word per word per word, yun na yun, walang kabuluhan. Okay, for understanding proverbs and parables, the saying and riddles of the wise. So ibig sabihin, kung ano yung mga ibinibigay niya noon ng mga salita, they're just in parables, okay? Those are the sayings, lahat ng mga yun ay mga riddles na only those people who were given the knowledge of understanding, sila lang ang totoong makakabigay talaga kung ano yung totoong mga meaning. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, okay? But fools despise wisdom and instruction. Okay. So, ibig sabihin, katulad yung nasa Job mismo noon, sabi niya, the fear of God, and of course, shunning the devil. So, kung ikaw ay isang tao na talagang ayaw mong madistract, you have to shun the devil. So, you have to put a boundary right there. You have to put a wall. Kaya ako, every time na may mga pumapasok, mga nagdi-distract, every time na may mga pumapasok, nagbabas, every time that may mga pumapasok na talagang sinisira kung ano yung paniniwala ko, I just have to put a boundary right there, a wall, okay? Because it says, shunning the devil. You have to shun the devil, meaning close, put a boundary against the devil. Otherwise, pag in-entertain mo sila, kapag binigyan mo sila ng way para makapasok sa'yo, meaning to say, you're always gonna be in a total distraction kasi nga naman, in-entertain mo. Kaya every time na may mga nagpapasok sa akin ng mga kung ano-ano, mga pictures, mga articles, o kaya mga videos, mga kung ano-ano, para sa akin, why do I have to entertain the devils? I know the truth, so that's good enough. So why do I have to entertain the devil? Okay? Kasi yun nga naman ang bilib sa Job, do not entertain the devil. You have to have the fear in God. So why do I have to have a fear of these people na nagbibigay sa akin ng mga maling kung ano-anong mga binibigay nila sa akin? They didn't have the truth. I have the truth. So kasha na yon. If you are really believing na nasa yon truth, you do not have to entertain any lies at all. Okay? So ngayon, ang aking number one talaga na itinidiscuss regarding yung si Jesus Christ daw ay hindi daw siya ang God mismo. Hindi daw siya yung talagang with the supreme power. Inacknowledge niya na the Son is God, pero He doesn't have the same or equal power or authority as the Father. Pero mali siya, okay? Matthew 13:10-13. Okay. The disciples came to him and asked, "Why do you speak to the people in parables?" He replied, "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you." So, binigay lang niya doon sa mga disciples, ibinigay lang niya doon sa mga prophets. Okay? "Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them." So, ibig sabihin, hindi na ibigay kay Eli Soriano, because Eli Soriano, obviously, is not giving the truth. Kasi, nagbabase nga naman siya sa word per word. "Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even when they have will, be taken from them. This is why I speak to them in parables." Alright. So kung sino may mga will talaga na makuha yung talagang wisdom of knowledge and understanding, ibibigay niya. Pero doon sa mga tao, whoever does not have, wala sila eh. Hindi nabigay talaga sa kanila kung ano yung wisdom of knowledge and understanding. So kahit ano ang sabihin nila, hindi maibibigay. They will be taken from them. This is why I speak to them in parables. Kaya, ang ibig niyang sabihin, kaya lahat ng mga ibinigay niya sa mga disciples, sa mga propeta, puro parables yan. Kasi sila lang ang nakakaintindi. Kasi sila lang ang nabigyan talaga ng wisdom of knowledge and understanding. Matthew 13:34-35, Jesus spoke all the things to the crowd in parables. So, ibig sabihin, everything that were given to the crowd, ibig sabihin, lahat ng mga tao na nasa crowd, they were all given the words in parables.
He did not say anything to them without using a parable. See? Pero bakit hindi nakikita ito ni Elisoriano? Kasi hindi nga naman talaga siya nabigyan ng knowledge of wisdom and understanding. Wisdom of knowledge and understanding, talagang naka-close yung mata niya kasi hindi niya nakita ang mga verse ng mga to. Ipinakita sa akin ng Diyos, obviously. Okay? So what was fulfilled was what spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. So kaya sabi niya, if I would use a prophet, I would show myself in dreams and in visions. Dalawang beses, 2012 at saka 2014, nagpakita sa akin through my vision and of course through my dreams. Okay? So Jesus Christ is God. And Jesus Christ also is of God. So, dalawa ang ibig niyang sabihin dito. Jesus Christ is God. And Jesus Christ also is of God. Oh, diba? Para lalong nalito eh. Kaya nga nalito eh. Kaya nga in the beginning there was Word. And the Word was with God. And the Word was God. Kaya nga sinasabi, kung siya yung God mismo, eh bakit may with pa? Ayun, doon nalito. Kasi kung hindi nga naman talaga maintindihan ng taong talagang na-close yung kanyang mind and na-close yung kanyang ears and na-close yung kanyang knowledge or kanyang mata, kailanman hindi niya talaga maiintindihan. John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. So yung Word mismo, nagiging flesh mismo. Ibig sabihin, nagkatawang tao. And He made His dwelling among us. So lahat tayo pinagbahayan niya. Among, meaning lahat tayo pinagbahayan niya. Ano ba talaga yung God na sinasabi? Yun yung Espiritu. So nasa ng Spirit? Nasa loob natin. Dahil kung wala yung Espiritu na nandoon at nagbahay, pinagbahayan ang ating katawan, wala tayo ngayon. Wala tayo. Hindi tayo nabubuhay because God is life. Kung wala yung Spirit, wala rin yung life. Kung wala tayo na nagsasalita rin, hindi rin natin alam kung ano yung mga sinabi mismo at pinagbilin mismo ng Lord sa atin. Kaya nga, ginagamit ang katawan natin para tayo magsalita. And of course, oras na tayo nagsasalita ng mga bagay-bagay na galing mismo sa Kanya, the Holy Spirit, Siya mismo ang magdidikta sa atin. Kaya nga, Siya mismo ang nagbibigay kung ano yung mga the truth. Because the Spirit of Truth is going to testify. Yun yung advocate para sa Kanya. So, sinong nagsasalita ngayon? Natural kung ano yung Spirit na mismong connected with the truth. The Spirit of Truth. And because of the Word na Siya mismo ang nagsasalita ngayon, kaya natin nalaman kung ano ang buong katotohanan. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So meaning, who came from the Father, meaning, saan ang galing kung ano yung sinasalita, natural, nang galing sa utak mismo because we consider God as the Father, He is the head. In our subconscious mind, Siya mismo ang nagdidikta kung ano yung sasabihin mismo ng Word. Kaya nga mismo, who came from the Father. So itong Word, for example, saan ang gagaling ito? Who came from the Father? From the head? From the subconscious mind? Doon ang gagaling yung mga words ko ngayon. Diba? Ngayon, kung wala yung mismong nagdidikta, na mismo nasa utak ko mismo, nasa loob ko mismo, nasa subconscious mind ko mismo, wala akong masasabi. So meaning, Siya yung nagdidikta, Siya yung nag-uutos. Doon mismo sa Espiritu na lumalabas at Siya mismo yung nagsasalita. Yun ang ibig sabihin nun. Napakaliwanag. Of course, for those people who has the wisdom of knowledge and understanding. Pero kung hindi talaga naibigay yung wisdom na yun, of knowledge and understanding, kahit salita ka ng salita, basa ka ng basa, kung hindi mo naman talaga naiintindihan, which is really very simple. Pero of course, nagiging complicated nung naisulat dito sa Biblia. Kasi nga naman, these were all meant for only those people who has the knowledge. For all those people who have the knowledge para i-evangelize kung ano yung katotohanan. Alright, John 1:18. No one has ever seen God but the one and only Son
who is himself God, is in closest relationship with the Father, he has made him known. So it was actually the Son na nagkatawang tao. Natural, tinawag na Son kasi galing nga mismo sa kanya eh. Pero hindi yung pinanganak as in talagang in a literal sense, pinanganak niya mismo, hindi. Pinagkatawang tao, ipinanganak ni Virgin Mary para magiging magkatawang tao in a sense na para yung mga tao, iisipin nila na, okay, saan ba nang galing ito? Dahil totally, kung hindi nila alam na saan ba nang galing, kung hindi ito pinanganak, ang mga tao, ha, magwa-wonder saan ito galing, saan ang pinagmulan niya? Para intindihin nila siya o kaya para seryosohin siya. So, kailangan talaga, he has to come out in the form of a flesh, a baby. Diba? So, alam nila na talagang nag-umpisa siya bilang a baby. Which is, hindi naniniwala itong si Elisoriano na itong nagkatawang tao na to ay talagang nanggaling mismo at pinanganak mismo sa loob ni Virgin Mary. Dahil paniniwala niya, noong pinadala daw niya mismo, ha? Noong pinadala daw mismo ang Jesus Christ na to, siya daw mismo ang nagluwal, siya daw mismo ang siya daw mismo ang nanganak. It doesn't make sense, di ba? Kaya nga sabi niya, I will use all the foolish things in order to shame the wise. Kasi nga naman, kung yung tao na yon ay pagbabasehan lang niya kung ano yung word per word na binigay mismo ng Diyos, maliligaw. At once na linaligaw ang mga tao, it kills, mean to say, yung spirit of truth, talagang papatayin niya mismo kung ano yung paniniwala ng mga tao. Kasi nga naman, he was really meant para manlinlang. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa katotohanan, kundi linlangin lahat ang mga tao para sila ay maligaw, para sila ay mamatay in the form of kung ano yung espiritu dapat na bubuhay sa kanila. Pinapatay niya mismo. Alright? So, no one has ever seen the God, but the one and only Son mismo, natural. Kasi galing mismo yun eh. Yung mismong word na nagkatawang tao mismo, siya yung galing mismo doon eh. In the subconscious mind na mismo, yun yung nandoon mismo na tinatawag na God. And of course, through the spirit of truth, kaya nga nawang nagkatawang tao ito, itong word niya, at siya mismo yung nagsilbi na para ipakita lahat kung ano yung mga way. Kaya nga sabi niya, I am the way eh. Para lahat ng mga ways. Oh, katulad niyan, how to drink, this is the way to drink. Oh, di ba? Yun yung tinatawag na way. Hindi lang yung direction, yung way na dinaanan, kundi yung way na kung ano yung mga pamamaraan, okay? This is the way to drink. Oh, parang mga ganun eh. Hindi lang yung way na talagang kung ano daw yung mismong dinaanan niya, hindi yun ang tinatawag na way. I am the way, this way. Oh, how to speak, this way. How to do something this way. Yun ang ibig niyang sabihin. Napakaliwanag. Alright. Since na sinabi ko na I do have all the evidences right here para masabi na ang Jesus Christ mismo is the one being told na siya mismo ang God himself. At kung ano yung pangalan niya na sinasabi na kailanman ay hindi dapat natin makakalimutan yung pangalan na yon, kundi lagi nating ibanggit, full of grace. Okay? Kaya nga sinabi niya na, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. So ano yung name na yon na dapat bigyan natin ng acknowledgement every time na tinatawagan natin siya or ini-evangelize natin siya or every time na tayo ay talagang magpipreach, of course, anong name? Yung full of glory and grace. Walang iba kundi yung pangalang Jesus Christ. Okay? So, Jesus Christ was the Word and the Word was God. Oh. Saan ang galing yon? Sa John 1:1.
Who is spirit? So God is spirit. Saan ang galing yon? Ha? John 4:24. He is the everlasting Father. Saan ang galing yon? Isaiah 9:6. And of course, 1 John 2:1. Oh, nandiyan mismo sa akin. With a divine nature and eternal power. Saan ang galing yon? Romans 1:20. So, lahat ng mga ito ay nandito na mismo sa wall ko. So, kopyahin nyo na lang. Pag-aralan ninyo. Kasi nga naman, natural. If you are really trying to claim na ang Jesus Christ is the Father, of course, kailangan may evidence ka. Kasi if you do not have enough evidence, paano mo mapapaniwala ang korte? Paano mo mapapaniwala ang lahat? Okay? Kahit yung mga lawyers or whatever. Of course, you have to have a lot of evidences in order to claim talaga na you are telling the truth. Otherwise, you will be, you will be found guilty of lying. Diba? Siya, wala siyang evidence na Jesus Christ is the Father himself. Kasi nga naman, he was meant to be blind for 56 years. I got all the full evidence right here. At pwede nyo na itong isampal sa kanya. Okay? Isampal in a sense na talagang ipakita, ilatag na sa kanya kasi hindi nga niya nakikita. But, obviously, kapag ang isang tao nga naman was really meant to be blind, ha? Hindi nga naman talaga niya makikita. But for those who are really meant na ma-open yung kanilang mga eyes, kaya nga ang Lord sabi niya mismo eh, na siya mismo inopen niya, ginawa niya na yung mga blind nakakita, not necessarily talaga na yung mga born blind talaga ang tinutukoy dito. Tinutukoy niya yung mga tao na talagang it's been a long time they've been very, very blind, but because the truth, the spirit of truth, wasn't there for them, ha? Kaya nga sila naging blind. But I am sure that's always gonna be Saul right there na talagang ma-open nila yung kanilang mga mata. Dahil pag tiningnan nga naman talaga nila yung mga verse na inilatag ko dito, and then they will be given the wisdom of knowledge and understanding. For sure, their eyes are going to be open. But for sure, dahil kay Eliseo, Eliseo Soriano, he was really meant to be blind kasi siya nga yung mga talagang nakatakda talaga na manglin lang sa mga tao na they are trying to pretend na talagang sila yung may katotohanan, but the truth is wala sa kanila ang katotohanan. Lagi niyang itiniturn down, lagi niyang dinadown yung mga Roman Catholic, because of course ang paniniwala ng Roman Catholic and some other religions or some other denominations as well, may paniniwala talaga sila na ang Jesus Christ is really the Father, pero siya kailan may hindi niya talaga inaamin, hindi niya ina-admit na talagang si Jesus Christ the Father. So meaning to say, he is the Antichrist, dahil sinasabi ng Biblia na anyone who would reject Jesus Christ as the Christ himself, he is the Antichrist. So he is not admitting the fact na Christ himself is the Father. Kasi nga naman, ginagamit niya yung ginamit noong mismong nandoon pa siya at nagkatawang tao, and he was actually referring na kung sino daw ang mas mataas pagdating sa mga tao is Jesus Christ. Pero pagdating naman sa mga women, of course, ang Father himself, okay? Or kung sino yung ama mismo ng family, siya yung mas mataas doon sa mismong wife. Pero pagdating daw sa God, ang mas mataas daw ay si God himself over Christ. Hindi niya alam na by the time na nagsasalita si Jesus Christ, he was in the form of a flesh. He was actually demonstrating as a son. Kaya by the time that he was doing all the things na ginagawa ng isang slave, ginagawa ng isang tao, ginagawa ng isang talagang very, very lower than the Father himself, ginagawa niya mismo. Pati pa nga yung pagdadasal.
pati pa ngayong pagiging alipin, ginagawa niya lahat ang mga yon dahil he was trying to express to all those people na oras na ikaw ay slave, na oras ay ikaw ay tao, kailangan you have to know how to, ha? How to be you as the slave, as mababa kaysa yung master mo. Lahat ng mga yung dinemonstrate niya mismo. Ipapakita ko sa inyo later kung ano-ano yung mga verses na yun dito. Okay? Kung bakit ginampanan niya yon. Para at least maipakita sa lahat na ganito. Kaya nga sinasabi niyang way eh. Ganito ang way. So lahat ng mga pinakita niya is a way for us to deliver. Kung paano natin pagsilbihan ang Father. Kaya siya na mismo ang bumaba mismo dito. Yung mismong characteristic of a certain son or a certain human being. I-demonstrate na niya mismo kung paano siya pagsilbihan. Kasi nga naman, nung create niyang isang Adam, Adan, at saka si na Eva, Eva at Adan, yung dalawa na yun. Ha? Kauumpisa pa lang, ha? Nagkasala na sila. Hindi na agad nagampanan kung ano yung gusto niyang mangyari. So ngayon, dahil hindi nagampanan ni na Eva at Adan, or Adan at Eva, dahil nga naman nagpatukso agad sila sa Satan, which is ang Satan, siya rin ang nag-create. Diba? Parang si Job din, diba? Kasama niya mismo yung Satan mismo. At si Satan ang inuutusan niya mismo para i-distract yung mga tao nandito. Ha? Most especially doon sa mga tao na mga walang kasalanan, yun mismo ang number one na dinidistract o kaya'y nililigaw mismo ng Satan para doon mapatunayan kung ang tao na to, he has his total obedience in terms of kung sino talaga yung totoong sinasamba niya. Kaya nga pinadala ni Lord mismo, ng God mismo, si Satan para i-distract, para mapatunayan kung talagang itong si Job mismo ay talagang tao na talagang may paniniwala talaga siya sa Diyos, ha? In spite of all those challenges, in spite of all the things na ipinakita talaga sa kanya na totally kinuha na lahat yung mga kayamanan niya, kinuha lahat kung ano yung, pati yung health niya, about everything, kahit yung family niya, kahit lahat kung anong meron siya, kinuha lahat. Para at least, ma-realize later on kung talagang ito ay may totally na paniniwala siya mismo sa Diyos. Pero para sa kanya, ipinanganak siyang wala. Therefore, kung kukunin din lahat ng Diyos, ang lahat sa kanya, para sa kanya, it's okay. Total, pinanganak naman siya na talagang nakahubad lang eh. Kahit yung tatlong mga friends niya ay talagang dinistract siya lahat. Sinabi nila na lahat ng mga bagay-bagay para at least mawala na yung pananampalataya na niya sa Diyos mismo. Kahit ngayong asawa niya, sabi niya, oh, andyan, kita mo, lahat-lahat, tingnan mo. Tingnan mo yung tsura mo ngayon. Oh, tingnan mo, may sakit ka na ngayon, pati yung skin mo, ganun ganyan. O, ibig sabihin, magiging obedient ka pa rin sa Diyos mo? Ba't hindi mo na siya isumpa ngayon? O, talagang lahat ng mga kayang gamitin ng Satanas, ibinigay na niya doon mismo para i-distract kung ano yung paniniwala niya. Pero sa kanyang paniniwala niya, kahit anong mangyari, kahit anong gawin ngayon ng Diyos sa kanya, he was willing to obey him. Kahit patayin na siya, kahit ano, talaga sinumpa na nga niya eh, pati yung ano, yung araw na pinanganak siya, sabi niya, sana noong araw ni pinanganak ako, sana kinuha na lang niya ako, sana hindi na lang niya ako binuhay, kung ganito rin lang pala ibibigay niyo sa akin. Eh di ba tayong lahat sometimes, pag dumating yung unos, pag dumating yung challenges, pag dumating yung sakit, pag dumating yung kung ano-ano, coronavirus or whatever, na talagang iisipin talaga natin na bakit Lord, bakit ako, wala naman akong ginawa sa'yo, kundi nagiging obedient naman ako. I have obeyed everything that you wanted me to do. Pero bakit ako? Diba? Isinisisi natin lahat sa kanya. Pero
Dahil siya mismo, hindi niya kailan may itinakwil ang Diyos. Kaya at the end, siya yung binigyan ng gantimpala. He was given the reward because of his fear. Kaya nga, sinasabi doon sa Job mismo, dalawa lang naman ang wisdom doon eh. Ha? Fear, the fear in God, and shunning the evil. Ibig sabihin, kung ikaw mismo ay merong takot sa Diyos, huwag mong entertainin kung ano-ano yung mga dumarating na unos or whatever. Hayaan mo lang sila. Dahil ang mga yan ay pagsubok. Hindi yung dumating na yung mga pagsubok na yun, tapos inakap mo, in-entertain mo para sa iyong total destruction. Pero hayaan mo lang. Lilipas din yan. Yun ang gustong sabihin ng Diyos mismo. So, oras na nakapasa ka sa Kanya at hindi mo siya kailan may itinakwil hanggang sa bandang huli, meaning, bibigyan ka talaga ng gantimpala. Anong gantimpala yon? That is the eternal happiness, the eternal life. Yun ang ibig sabihin. Okay?